Shout out ngayong araw. Makakasama natin, of course, ang cast ng pelikulang Soul Connected. We have PJ Mendoza, Feliz Castro, Jason Blake, and Janelle Salvador. Ang ating mga kayo sa ating mga pamilya sa online world. Hi, guys. Hello, everybody. Ayan, at syempre ngayon, dire-diretso na natin. Pag-uusapan natin, of course, ang bagong pelikula natin sa atin ng Regal Entertainment, ang Soul Connected, of course. Directed by Jason Paul Laksamana. So ito, for BJ and Cherise muna tayo. So ano yung magiging role niyo dito sa pelikulang ito? BJ? Ayun, so ako si BJ Mendoza and I play as Ben. So parang ako yung creative director dito sa parang agency na pinagtatrabahuhan ng Jameson. And Cherise? I'm Cherise Castro and I play Jasmine, the ex of this guy. And si Jameson naman? I play as Carter Calma. Si Janella? I'm Janella Salvatore. My name is Trisha. Trisha Biscocho. Biscocho. Pagkain pa rin. So ito naman, on a personal note, paano ba nyo marirelate sa sarili ninyo yung karakter na ginagampanan nyo dito? Cherise? Oh, maybe I can relate to my character kasi I'm also very frank and straightforward magsalita. So I sometimes I don't filter my thoughts and I just say whatever. Hindi naman tactless totally, but yeah. And BJ? Well, kami kasi, well, yung grupo namin kasi makakasaksi kung paano si yung character ni Jameson na kumaling kay Janelle. So, I guess parang ganun din naman sa mga barkado ba, like, nakakasar ka or whatever. Parang ganun. Parang soundboard lang. And for Janelle and Jameson, tell us about the story naman. Yung konting kwento lang about dito sa story ng So Connected. tinignan lang. Hindi, the story kasi, we always say na it's a millennial movie, but it's not just for millennials eh. Kasi lahat ng nakakonect at one point sa buhay nila sa isang tao or whatever, makaka-relate sila. Kasi makikita din natin dito yung power talaga ng internet, kung ano mangyayari, yung mga consequences, yung mga ganun. Kasi ang nangyayari sa story is, syempre no spoilers, pero kwento ko yung part. Oh, base dun sa trailer. Yeah, sa trailer kasi, binigyan siya ng cellphone ng girlfriend niya, si Cherise. And yung cellphone na yun, nawala niya kasi nanakaw. Tapos yung magnanakaw, binenta sa akin yung cellphone. Eh ako naman, since it's cheap, I bought it. Sayang naman. So I bought it. Tapos ayun, meron pala siyang app na lahat ng files na tinitake ko dun sa phone na yun, eh connected pala sa computer niya. So everything I take, napupunta sa computer niya, nakikita niya pala yung buhay ko ng hindi ko. So that's dun magsa-start yung connection. Ah, yun yung application na Starbucks. Starbucks. Oh, ikaw naman, Jameson. Ano pwede mo i-share about the story? Yan ako. Starbucks. So, paano ba? Since it also involves like stalking, may pagka-stalking doon. And ayun nga, what yung sabi ni Janella, yung power ng internet. Kasi, you know, in our days ngayon, everyone's really like on internet. And minsan, there's meetups over the internet, so it really connects to the situation especially. Okay, so siyempre, how's it working with each other naman, VJ? Kamusta katrabaho si Janella at si Jameson? May mga eksena ka nakasama naman si Janella, di ba? Kasi si Jameson lagi. Wala. Si Jameson lang. Si okay. So how's it working with Janella sa promo? Hindi, yung ibang cast pa, siyempre, nakasama niyo sa film. Yeah, well, totoo. Si Janella first time ko nakasama for another Regal film. Haunted Mansion, na yun, nag-promo kami doon. So, parang Fairy tale. Yun, yung fairy tale. So, ano kasi to eh, parang young superstar. Parang pag tinitingnan mo, lalo pa talaga tong, alam mo yun, si Sika. So, parang nakakatuwa lang na iba yung makita yung Janella dito. Si Jameson naman, mayroon kami commercial before siya pumasok ng BTV. Doon ko siya first na meet. So, nung nagka-work kami, sobrang dali. And of course, yung mga kasama ko, sino, Cherise, sina si Chai, na magaling, sina Paeng, magagaling talaga kumarte. So, walang problema. Sobrang bilis ang shoot. Ikaw naman, Cherise. So, ayun. Go. Ang madalas mo kayo na dito si Jameson, kasi nga since, yeah. Ano, chill. Like, yeah, he was friendly.
He is friendly. During the film lang pala. Considering the fact that I'm like kind of new in the industry, of course it meant a lot to me that he didn't make me feel like, who are you, you know. Like he made, you know, welcome niya ako, and I was comfortable working with him. Yeah. With Janelle naman? Oh, I just met her. Same with VJ. I approached her lang and yeah, we had a good conversation. Mm. She's sweet. She's a sweet girl. Okay, so para sa inyong lahat, meron ba kayo naging unforgettable moment during the shooting ng pelikulang So Connected? VJ. Si VJ, as we all know, kasi si VJ dati siya yung nag-host sa mga Regal ano, events. Tapos ngayon, kasama ka na dun sa film, di ba? Ito yung first film mo, no? With Regal. With Regal, no? Pero nakagawa na ako sa ano. Unforgettable. Meron kasi dito ano eh. May twist yung character ko dito sa dulo. Yun yung abangan niyo kasi magugulat kaya talaga. Eric, ikaw naman, Cherise. Unforgettable. Since I'm not really like the contrabida, pero let's just put it this way. Like, people aren't gonna like me when they watch the movie. And during one of the scenes, I just remember direct telling me, ang goal talaga dito is gusto kong mainis yung mga tao sa'yo. So ilabas mo talaga yung taray mo. So it was challenging. So nagmaldita ka talaga sa film. Todo-todo. But I had fun. I had lots of fun. And ikaw, Jameson, meron ka bang makalimutan experience dito sa pelikulang So Connected habang sinishoot nyo? Corridor. Yung corridor. Kasi ang dami nangyari doon. Especially sa bus, when you're riding on the bus, open, parang open siya, open kind of bus. Tapos, parang delay na sinong ilang ilaw talaga si Janela. So, natapot na. Wow, hindi ko natapot. And syempre si Janela. So, konti lang. Konti lang. Grabe, corridor talaga. Yun talaga, super... May nangyari kasi sa akin sa corridor. Na nakakatakot. Yeah. I will never forget it. Kasi, gano'n siya nakakatakot? As in, hindi, kasi may nagparamdam ba? Yes! Kasi siguro alam niya natakot ako kaya nagparamdam siya sa akin. Kasi I was sleeping. And nag-sleep ako 8 p.m. So nagising ako super early, 4 a.m. Pagkagising ko ng 4 a.m. wala pang araw. So tinatry ko ulit patulog yung seryoso, natatakot talaga ako. And nakatitig lang ako sa wall. And nandun yung charger ko sa wall, sa may wall, nakasabit lang siya. Biglang gumalaw mag-isa yung charger ko. As in, gumalaw siya, gumalaw talaga siya. So, buti lang kasama ko yung handler ko sa room. Sabi ko talaga, Tita Ben! Gumalaw talaga ako. And then, binisay ko siya. Tinabihan niya. Hindi na kayo nakatulog. You saw it. Hindi na. You saw it move. Or, yung exact spot na tinitignan sa charger, okay. Gumalaw siya. The next time you look, it was in a different spot. No, or nakita talagang gumalaw. Yeah, nakatingin siya. Gusto niya mag-charge. Creepy na. Oh my God. And syempre, so parang hindi tayo matakot. Move on na tayo sa next question. And for BJ, ano naman yung mga lesson learned sa story or sa character niyo dito sa pelikulang So Connected? Marami, pero kasi may masabi akong hindi. Wag mong na mag-judge ng tao. So, di ba sa social media ngayon, ang bilis, konting lang mabasa, paniniwalaan, parang fake news na. So parang dito, makita niyo sa pelikula na parang it's better na kilalanin mo siguro yung tao or alamin mo muna yung situation. Yun. Okay, Cherise, lesson learned sa karakter mo or sa pelikulang So Connected? Sorry. Huwag mabigay ng cellphone. Nag-iisip, Nare-resubo ng cellphone sa jowa. Never think that, be kind, ganun. Sama ako kasi dito. Never think that, that it's impossible for you to fall in love or to feel connected with someone. Kasi, yeah, it will happen at the right time. Jameson? Be confident and face your fears. Kasi, si Carter kasi parang sobrang mahihain and to go through obstacles. But then, you know, that's what I learned from him. To be confident and go with the flow. At mag-ingat para hindi na nanakawan ng cellphone. Value the stuff na binibigay sa'yo. Ikaw naman, Janela? Ako kasi maraming lessons na matututunan sa character ko. Siguro yung isa, bago ka magmahal ng iba, mahalin mo din yung sarili mo.
Kailangan mahalin mo muna yung sarili. Totoo naman. Okay. Sige. Ang next naman natin, ito naman para sa lahat uli ito. Meron ba kayong favorite scene dito sa movie na to? Pwede niyo naman siguro i-share kahit konti lang. Huwag lang yung para panoorin at abangan pa rin nila. DJ? Yung ending na hindi ko... And then meron kasi kami dito ang away ni Chase. Yan yung... Oh. Nakakatawa ko ng tawa ng dubbing. Kasi makulit yung eksena. Parang inis na ako. Yun. Ang sagot niya, yung away namin. Ang sagot ko naman, yung away namin. Lahat naka-away ko, hindi. Nung inaaway ko siya, sobrang kawawa. Pero yun. Talagang typical na girlfriend. Ito ba yung naghihiwalay na ba kayo dito sa scene na to? Hindi pa? Okay. Ikaw naman, Jameson. Unforgettable scene mo dito. Favorite scene mo dito sa movie na to? Dami eh. Pero siguro yung ano, Hindi ka ba nag-bike talaga? Nag-bike. Or siguro yun na lang yung unang beses na nag-bike ka na lang ngayon for a long time. Ano? Nag-race ka na. Okay, yun sa'yo. Kay Janella? Same area ba to? Same location? Oh, super retarded. Favorite scene? Siguro super na-enjoy ko talaga. Like, nalabas ko talaga yung tut. Na nakita natin sa teaser. Gawain ko kasi yun. Joke lang. Oh my God. Paano, dun sa mga hindi pa nakakita ng teaser natin, Janella, pwede mong isample sa amin kung paano yung tut na yon. Yung nakuha mo na yung cellphone ni Jameson at pinapanood ni Jameson sa Starbucks, yung video na ginawa mong yun. Parang nung napanood namin sa teaser, may kinakausap ka na someone? Oo. Sinesend ko sa boyfriend ko. May boyfriend ka ng time na yun? Okay. O, hindi natin alam yun sa teaser. Okay, sige. Si Paolo Angeles. Sige, pwede ba natin na pasamponin si Janella ng 222 dance na yan? Sige. Nagpaturo talaga ako sa mga makeup artists. Kaya kung paano gawin yung butots. Kasi yun talaga yung peg ko doon, ginagayin ko yung butots. Wait, wala akong phone. Kunwain na lang may phone. Sige. Go, Janella! Ito na lang ko na yung tassel earrings ko kasi lagi nakatassel. Hi, pe! Musta ka na dyan, pe? Sana palagi kang okay dyan. Sabihin mo lang sa akin pag may kailangan ka, hane. Gusto mo ba? Sayawan kita. Ayan yung nakita natin sa teaser. Nahawak siyang mask, may ako sa cellphone doon. Okay, so ito medyo lalalim ng ating usapan. Si BJ naman. Medyo lalalim ng usapan natin. Jameson. Oh, Jameson. Kasi lagi nating nakikita si Janella, nakita natin sa teaser, sa movie. So baka naman this time, bilang pang araw-araw mo pinakita ang teaser, baka naman kaya mo lang gawin na Jameson. Takot ba rin digan mo pagiging hashtag member mo, Jameson? O, oh, diba? Jameson, isang sample naman dyan. Exclusive lang yan sa kapamilya chat. Come on, Jameson. Sample naman. Yes. Okay. Pero kunyari may awa na lang din cellphone. Para ano. Okay, ito na medyo nalalim ng ating usapan. So ito, sa inyo nga pa, syempre, define soulmate. Ano, soulmate, and do you believe on it? Soulmate. Ikaw muna, Cherise. Bilang lagi na muna si BJ, tinuturo ko na, even ikaw daw muna. Cherise, how old are you? I just turned 19. Oh, 19 na. So sige. Naniniwala ka ba sa soulmate? And how do you define soulmate? Magbabalik ang Cherise. Kasi naman I do believe that there is someone who is meant to be with me. Nuts. Pero, it also depends on our decisions.
Oh. And, I mean, isa, diba dalawang question yun? If I believe, tsaka kung... Define. So, define. I think it all revolves around your purpose. So, just kind of like what Janelle said, that you should love yourself first. So, in that process of loving yourself, you're also gonna find yourself. And what are you here for? And then, you find someone who will complement that calling na nasa life mo. Someone who will support you sa dreams, sa goals mo. Because it's hard naman if you're gonna be with someone who's going in a different direction. You guys should have unity. Okay, so BJ, tapat naman yung sinabi ni Sherry. Sige, define soulmate. Yes! Do you believe na may soulmate talaga? Well, naniniwala ako may soulmate. But, naniniwala kasi ako na may soulmate and then may... I mean, lahat ng tao may soulmate and may parang... great love. Parang, may nagsabi sa akin magkaiba yun eh. Soulmate is the one na... Sino nagsabi sa'yo? Matanda. Matanda. Hindi. Tito Jun? Hindi kasi sabi nila may... Ang soulmate daw is the one you're going to end up with kahit anong mangyari. At the end of your life, magkakatuloy at magkakatuloy. Yung great love naman is yun yung tao na talaga... The one that got away. Parang talaga, yun talaga yung minahal mo ng todo. So, pero hindi mo na... So, not necessarily yung soulmate mo talaga yung makakatuloy. Parang gano'n. Ikaw naman, Jameson? Soulmates, or believe in it, not really. Bakit? Jameson? Sige, share mo yan. Because it's, sometimes you meet people, I mean, as a guy, you meet different girls. If you have relationships with them, may iba-iba. Like, for example, yung isa, kahit you guys are not together anymore, you still feel like there's that peace that connects you guys. Parang you guys have that that bond talaga. Hindi naman kahit sino may ganun if you have a lot of, hindi naman girlfriends. Pero, kahit sino, like, everyone that you meet. But then, in the long run, syempre, you grow older, you get mature, then you meet different people, tapos, ayun, it's just, hindi ko nga alam, so lang, ito. So si James, hindi siya niniwala? Not really, naman, not really, naman, hindi pa siya sure. I believe that there's this, you know, one person that can actually just be with, kahit, like yung sabi ni BJ na any situation, good or bad, kahit enemies kayo, you guys are still meant for each other. Okay. Siyempre si Janella. Thank you for the wonderful question. Hindi, feeling ko, ako naniniwala ko sa soulmates. Kasi feeling ko, a soulmate doesn't necessarily have to be a... most of the time, it's probably romantic. Pero it's just, the definition for me is just someone talaga you feel an utter connection with talaga. Yung hindi mo makukuha sa ibang tao yung connection na yun. Tapos kahit anong mangyari, hindi masisira yung connection. So naniniwala ako sa soulmates. Okay, so ito naman, again, para sa inyong apat. Vijay ko uli yung sagot dito ha, sa unang sasagot sa question na ito. So, nagkaroon na ba kayo ng isang tao sa buhay nyo na super feeling nyo connected kayo sa isa't isa? Hindi ibig sabihin na love mo, na jowa, or ano, pero someone na feeling mo connected talaga kasi pwedeng best friend, or kamag-anak, or ikaw, Vijay. Yeah, meron. Yung parang... Paano mo masasabi na connected talaga kay sa isa't isa? Like, pag may problema ka, you don't even have to say anything. Alam niya yung gagawin para maging okay ka. Yun. Friends or family. Usually, feeling ko parents, yung grabbing connection na yun na... ready na sumunod. Isang ano lang, parang okay ka na. Alam na nila kung anong gagawin. So, they instantly know what you need. Ikaw naman, Sherry? Yes. And paano ko masasabi that I've connected with this person? Because there are other people that I've known my whole life whom I haven't felt that connection with. And then there's this person who I just met 2 years ago. And I feel like I'm closer to them than some of my other friends who I've known for such a long time. And this person has only been there for 2 years, but through everything that I've, through ups and downs, andun siya. And like, nagigets niya ako. Iba yung ganun eh, like you don't have to say anything, but the person understands you. So, yeah, it's a blessing. Kumbaga sa person, she's wow. Friend, best friend.
Kung para sa magkaibigan, yung pag may nakita kayong mali, pag nagkatitigan kayong dalawa, hindi mo na kailangan magsalita, tatawa na lang kayo pares kasi parang pares kayong nasa isip, ganun ba? At sino ito? Pwede mag-shout out. Shout out kay Arian. Okay, si Arian. And ikaw naman, Jameson? Kung meron akong... Oo, meron ka bang someone na feeling mong connected ka? And paano mo nasabi na connected ka sa taong yun? Yes, siguro mga friends. A few lang. It's like you look at a mirror. Parang ganun lang. Like, they know everything about you. Hindi naman. I mean, like, how you would act in different situations. Yeah. Basta, kahit alam, hindi naman kailangan ng words eh. Like, they have this connection to empathy or something. Okay, so ito naman for Jameson and for Janella. I'm sorry, for Janella lang muna to. Anong reaction mo when you found out na hindi si Elma yung kapartner ko dito sa movie? Well, to be honest, syempre, nagulat ako. Because the first time they pitched the project to me pala, they told me na iba yung makakapartner ko dito. And at first, I was trying to process it. Kasi syempre, nagkaroon na ako ng comfortability with, alam mo. And pinag-isipan ko talaga kung anong gagawin ko. Ilang beses ko talaga pinag-isipan. And visit ko. At saka kinausap ko syempre yung management. Kung anong mangyayari, kung talagang wala na. Like, if this is official. And naisip ko din, it's not a love team breakup naman. And it's an opportunity. Like, there's nothing wrong, I guess, with working with other people. Yeah. There's really nothing wrong with that. Because that's why we're actors and actresses. And what it yun nga, totoo yung sinasabi ni Direct Jason Paul. Ako naman, I do believe in chemistry. Pero yung sa kanya kasi, he doesn't believe in chemistry. He believes in good acting though. And I believe you don't really have to take it off cam kung ano man yung makikitang kilig sa screen. It doesn't necessarily have to be. And ano namang reaction ni Elmo towards Jameson as your new partner dito sa movie? Elmo towards Jameson? Si Elmo, anong naging reaction ni Elmo nung nalaman niyang si Jameson yung sama mo dito sa field na to? Okay naman siya. Hindi naman siya, he's mature enough naman to understand. And yun nga, syempre we talked about it din, explained din na hindi naman kami for, this is not like forever, hindi naman to drama na forever kami hindi magkakatrabaho. So, there are other ways, other venues for us to still work. Ayan, thank you Janella. And for Jameson naman, anong reaction mo dun sa mga... Siyempre, may nakakatanggap ka ng bashing, di ba? For sure. Siyempre, hindi naman may iwasan sa mga fans. Kasi, pag fan ka talaga, pag yung love yung sinusuporta mo, na-i-pair sa iba o nakasama, talagang hindi mo may iwasan. Yun talaga yung magiging reaction nila. For sure, ikaw yung tinatama ngayon. So, anong magiging reaction mo or paano mo na-handle yung mga ganyang klase ng bashing? Meron ka na bang nasagot sa Twitter o nainis ka talaga? Yun, meron naman. I was really expecting it. So, that was coming. I just read some, and di naman ako affected like so far, like because I was already expecting it. So I even answered one. That's parang nangrinig ko si Janella. That was really saying stuff that was like out of topic, na out of the box. So ayun, yun lang. Di lang nag-reply. But then most of it I just ignored it. Naapektuhan ka ba pag ganyan? I mean, tinuturn ako ba yung notification mo para hindi ka na makakita ng mga mentions sa'yo? Actually, hindi ka na nag-o-open ng Twitter? Lahat ng social media ko, parang off yung notifications. Off talaga? As, para as hindi ka maapektuhan, no? Ganun na lang yung gagawin nyo? Or para mas tahimik na lang yung ano? So tahimik lang. So, if I need to like tweet or post ng promos or anything, I don't go to check. Tapos, minsan nakakita ko sa notifications. Tapos, I'll suppose. Okay, so ito naman, anong feeling na sunod-sunod yung projects mo? As we all know, lalo na sa ABS-CBN, sa teleseries, hindi ka nawawala. Sunod-sunod, lumulundag ka from one teleserye to another. And then ngayon, may ginagawa ka ng another teleserye. So, anong feeling na sobrang busy mo, ang dami mong blessings ngayon? Paano mo na kapag-cash lahat ng oras mo doon? Masaya naman, yun, this is what I wanted, di ba? So, why would I complain? And, enjoy ko naman yung process. Taking on different roles, working with different people. I'm starting to love it actually. So, ayun, masaya naman. Okay, so ito na. Invite everyone sa online world of course na panoorin ng pelikulang So Connected VJ. And we're inviting you to watch So Connected on May 23, ilang araw na lamang po. Of course, starring Janella Salvador, Jameson Blake, Cherise Castro, yours truly, kasama din po si Paolo Angeles, Crystal Bieber,
At marami pang iba sa direction po ni Jay sa masama. Cherise? Yes, we're hoping for your full support to watch So Connected May 23 na po. Thank you and God bless you all. Jameson? And guys, please invite your friends, family, relatives, girlfriend, boyfriend to watch the movie with you. I'm sure you guys will relate to the movie and it'll be worth it. Janela? Yan sa lahat ng naka-experience na ng connection sa buhay niyo. So lahat yan, I'm sure lahat tayo naka-experience sa connection. I really hope you watch So Connected, showing on May 23. It's relatable. It'll make you fall in love. It's real. Ayan, palakpakan naman natin ang gas ng So Connected. So, finalis mga kapamilya at mga kasama pa natin mamaya si Jameson at si Janela para sa ating mga games and challenges. VJ and Cherise, say hello muna and bye-bye sa ating mga kapamilya sa online. At babalik po ang kapamilya chat! At ito na babalik tayo sa kapamilya chat! Palakpakan naman tayo dyan! O, oh, diba? Nabigla tayo eh, kasi na ito na. Andito tayo para sa mga games and challenges, of course, kasama natin, of course, si Janela at Jameson. So ito, yung first challenge natin ay napakadali lang naman, Janela and Jameson. Ito ay fast face. Yun lang naman. So magbabanggit kami ng mga certain situations. So syempre, kailangan yung gamitan ng facial reaction kung paano nyo. Okay. Meron ba tayong pinapakita dyan? Wala naman. Wala. Okay, so ito, konti lang to, 37. Okay. Umpisa sa number one. Jameson muna tayo. Jameson, so ito ha. Jameson muna tayo. Paano mukha ng masakit ang chat? Yun lang kasi pinipicture ang kuya. Parang medyo depth. Oo. Next natin, mainit pero fierce. Yung, yung parang naka-highlight. Mainit pero naka-highlighter. So kailangan, oh. Mainit pero fierce. Paano ang mukha, Jameson? Tingin sa camera. Oh. Okay, ang next naman natin, may nakitang nakahubad. Four, may mabahong katabi. Huwag katitingin sa akin. Number five, reading mean tweets. Pero nakalabas pa rin yung dimples, no? Parang hindi lang ito mababago. Next natin, nalaglag ang phone. And then last natin, broken hearted. Parang kahit anong facial reaction ni Jameson, nakalabas talaga yung dimples niya, no? Kahit, paano pag wala kang dimples? Paano pag galit ka, Jameson? Paano yung mukha ni Jameson pag galit? Pag galit? Paano yung mukha mo pag galit? Nakalabas mo. Parang di may inis yung kaaway mo kung nakaganyan ka mukha mo. Iguisip mo ba ako, Tol? Ayun, wala nang dimples. Ayan, wala nang dimples. Okay, first, Janela naman tayo. Okay, first natin, yung face ng ihing-ihina. Second, nanalo sa loto. Ako, pinatalo ka ni Janela dito. Okay, so, ha? Ginagaling ka ni Janela. Next natin, number three ay masakit. Pwede may sound effects kasi ang weird pag wala. Oh, sige. Masakit ang ngipin. Number 4, for sure, lagi na-experience ito lagi, traffic sa EDSA. Number 5, eating your favorite food. Number 6 natin, lasing na lasing. Number 7, last natin ay, nawala ng wallet. Oh, confused pa din. Ayan, palapakan natin si Jameson at si Janela sa ating first challenge. Ito na, diretso na tayo sa ating second game. Ito naman ang Jack and Split. Okay? So, Jack and Split. Napakita na sa inyo kung ano yung gagawin sa Jack and Split natin. So, tayo po tayo. Ayan. Okay. I'm ready. So, okay? Anytime, Janela and Jameson. At ang matatalo dito ay mag dadami to kusita. Yun yun. Jameson, paano? Go, Janela and Jameson, anytime. Wait, ano yung starting position? Paano yung starting? Yeah, ano, kailangan naka-forward yung both. Ano? Yan? Magkadikit mo na, yan. Ah, palayo ng palayo. Palayo ng palayo kung sino yung matatalo. Okay, yan. Yung sponsor ba yan? Nakawain ka. Okay, game. Okay. Hmm? It's meaning.
Tatlong bansa. Bato, parang Jack and Poy, gano'n na lang. Ay, Jack and Split pala yung gagamitin natin. Ano yung magpo-forward na pa, ah? Yung nasa likod parehas. Parang nung pagkadikit lang yung dalawang yan. So, gano'n? Hindi, ganito. Hindi, patras daw. Patras. So, gano'n? Kapag nanalo ka, isa lang. So, gano'n? Gano'n? Pag ganyan. Okay. Yan. Yes, yes. Okay. Go, Janelle and Jameson. Okay. Backwards. So, ganyan? Oo. Ganyan? No. Isa. Ganyan? Lalayo siya na lalayo kaya siya mag-split yung itsura. Si Janelle na mabuntong hininga na lang. Jack and Split. Ah, okay. So, ako yung... Ikaw naman. Backwards. Yan. Ang laki kagano kay Jameson. Go, Jameson. Jack and Split. Jack and Split. Jack and Split. Oh, okay. Okay. Jack and Split. Ay! Ay! Palitan lang silang dalawa ng poy. Way too much. Kailangan na kaligit. Ayan. Jack and Split. Oh! Okay. Good. So, hanggang wala pang nabubunot na pagtalon ay hindi mo matatapos ang laro dito. Stretchy naman to yun. Okay, stretch. Napunod pa yung pants. Jack and Split! Ay! Oh. Okay! Bawi! Ay, babalik agad yun! Mm-hmm. Oh. Kaya yan! So, oh, parang hindi pa lang tayo matatapos dito. Kaya parang nag-cheering ako dahil. Oo. Abay, nahamag mo si Janelle, Jameson na. Jack and Split! Okay! Kaya? Bakit palayo ng palayo, oh? Ay, Jack and Split. Okay! Oh! Oh, Jameson! Jack and Split. Oh my God! Nabi, nababalik talaga. Kaya? Oh my God! God. Iba rin sa Janelle. Oh, next one ni Janelle. Okay, go. Grabe. Oh my God! Mukhang ayun na yung ano pinala. Ayan! Ay, okay. Pinaya! Ayan! Malo pa kayo na natin si Janelle! If you guys watch So Connected, this May 23 starring us, directed by Jason Balaxamada, under Regal Films Entertainment. Yes! Yeah. Kasama namin si Ruby Rodriguez, nagbabalik si Rolly Inessential, Pablo Angeles, si Cherise Castro, DJ Mendoza, and many more, directed by director Jason Balaxamada. So sa lahat ng gusto ng feel-good movie, ito yung movie para sa inyo. Ayan, thank you so much! Sumapalam na kayo sa ating mga pamilya sa online world. Thank you so much, guys! Bye, guys!